Hello mga pamilya, I'm Chris Villanueva and welcome to Kapamilya Confessions. Marami pa rin sa atin ang mga naka-stay at home at work from home setup, pero gagawan at gagawan pa rin namin ng paraan para makapagatid kami ng saya sa inyo mga kapamilya. Kaya iniimbitahan ko lahat ng ating mga kapamilya na tunghayan ang kwento ng mag-amang si Jai at Jericho na sinubok ng tadhana sa two-part Father's Day special na maalaala mo kaya. Hashtag MMK Finding Papa. At makakasama ko dito si Maris Racal ngayong Sabado sa ating Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z Channel 11, at sa I Want TFC. At dahil live na live tayo ngayon, send in your questions at shoutout at babasahin at sasagutin ko yan. Lahat yan. Pero bago yan, sasabak muna ako sa guilty or not guilty game. Alright, here we go. First question. Na late ka na ba sa call time? Okay. Guilty. Guilty ako dyan. Naalala ko one time, matagal na to eh. Panahon pa to ng Mr. Cupido. Na late ako kasi nag-birthday yung isa naming kasamahan sa showbiz din. At nagpa-party. At pinigil-pigilan ako gabi na bago mag-taping. So nangyari, hindi ako nagising on time. Dumating ako ng late at first and last yun dahil na-pack up yung taping. Hiyang-hiya talaga ako. So yun, guilty tayo dyan. Guilty. Okay, next question. Meron na daw ba akong biniling mamahalin pero hindi alam ng asawa? Parang wala naman. Kasi open naman yung communication line namin ng wife ko. No? Parang kumbaga pagka meron akong gusto, talagang inaano ko sa kanya, sinasabi ko sa kanya. Although wala naman siyang, hindi naman niya ako pinipigilan ever. Pag katulad nung sinabi ko gusto ko bumili ng motorsiklo. Pinayagan naman niya ako. Kasi, I mean, you know, hindi naman siya talaga umihindi. It's just that hindi ako nagsisikreto. Parang bawal sa amin yung sikreto. Alright, next question. Minsan nang nainis ako, actor. Not guilty. Kasi, I try my best to understand each and every co-actor I have. Kasi, ayokong masira yung trabaho namin just because of a personal thing. No? Like, kasi yung iba, nasasabi nila kapag late yung co-actor nila, nagkagalit sila, naiinis sila. Para sa akin, okay lang. Pag late ka, di okay. I have more time to rest. I have more time to sleep before the take. Alright. Okay, next question is, mahilig sa surprises or mahilig bang surprise? Mas mahilig akong mang surprise. Kasi, actually, hindi ako magaling tumanggap ng sorpresa kasi parang hindi ko alam kung anong i-react ko doon. Eh. So parang mas gusto ko nagbibigay ng sorpresa. Parang, kumbaga, parang mas gusto ko nakakakita ng nagpapasaya, ng taong masaya. There. Ito, parang guilty ako dito. Humihilig pag natutulog. Guilty po. Kasi medyo pagpagod ako. Talagang pinupuno ko tong kwarto namin ng beautiful sound ng kilik. Next is, mahilig sa social media. Medyo parang kapag may time, parang mahilig din ako magbasa-basa ng tungkol sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko, kung ano nangyayari sa buhay nila. Well, it's here. Nandiyan naman siya. Madali siyang abutin. So, guilty siguro. Minsan nang in-spoiled ang anak ng mamahaling namin. Guilty. Kasi, actually, yung mga anak ko yung magaling maglambing.
hindi ako masyadong magaling mang-spoil. Magaling yung mga anak ko mambola. Yun, yun ang totoo. Next is, tamad sumagot sa tawag at texts. Guilty. Yes. Medyo, pag nag-ring yung phone ko, parang meron ako laging dalawang pag-iisip. Parang sasagutin ko ba to o hindi? Or pag may nag-text, parang maya-maya ako na sasagutin to kasi parang meron pa ako iniisip. Mga ganun, no? So guilty tayo dyan. Okay. For the last item ng challenge niya ito. Oh my goodness. Nakakalimutan ang anniversary o birthday ng asawa o anak. Actually, never pa naman, no? Never pa naman. But just the thought of it, natatakot ako dyan na medyo parang nakakabayan, ha? Kasi ayokong nakaka-hurt ng feelings ng pamilya ko, eh. So, medyo ayoko mangyari yan. Alright. So, right now, we start answering mga questions. Okay. The first question is from Anivic Medillo. Anivic Medillo. Medillo. What is the best thing about being a father? The best thing about being a father, yung mga kiss goodnight, yung mga embrace ng mga anak, yung mga kapag nagsusumbong yung anak mo na medyo meron siyang kinatatampuhan ng mga kaibigan. You know, I think those are the best things. Hindi dahil gusto kong meron silang dinadamdam o ano, but you know, it melts my heart na parang meron talagang tao na nangangailangan sa'yo ng gusto. I think it's the best feeling in the world that you are very much needed. That there is someone there that cares about what you think and what you say and how you treat them. That's the best thing about being a father. Next question is from Faith Salonga. Thank you for this question, Faith. How was it working with Maurice in the new MMK episode as her father? Is there anything that you've learned about the story as a father yourself? Okay, I'll answer the first question first. How was it working with Maurice in this new MMK episode as her father? It was nice. Something I like about Maurice is, ano siya, hindi siya madamot na actor, no? Kasi, alam niyo po, bilang artista, hindi po kami makakaarte kung ang acting namin ay solo, yung baga parang ini-imagine lang namin na parang ito yung scenario. Hindi, kailangan po yung kasama nyong artista is parang, you know, give and take kayo, breathe in, breathe out. Isang pag umarte siya na ganun, ikaw naman sasagot ka ng acting mo na ganun. Tapos kapag iniba mo yung attack ng acting mo on the next line, sinasalo ka nung kausap mo. That's a generous way of acting, you know. And I found that in Maurice. Masarap siyang katrabaho kasi yun nga, very generous siya. Hindi siya yung parang ito na yung acting ko, eh, hindi ko na babaguhin ito. Hindi siya ganoon. So parang pagka binago mo ng konti yung tono mo, makikibago din siya. At pupunta na naman kayo sa bagong emotion, bagong klase ng level ng acting. That's what I like about her. And then, for the other question, is there anything that you've learned about the story as a father yourself? Yes. Napaka-importante po ng oras, no? Na pwede ninyong i-google na kasama yung mga anak ninyo. Napaka-importante. Kasi hindi natin alam
na yung anak pala natin ay nagmamadali dahil parang feeling niya kulang siya sa pagmamahal. So as much as we can, palagay ko kailangan natin as mga magulang na ibigay yon sa kanila, kasi habang binabawasan natin yung orasan nila, nababawasan din yung kanilang moral, kanilang confidence. But yes, yun. I think it's the time na pwede natin ibigay. Kung kaya natin ibigay, ibigay lang po natin na ibigay. Okay, next question is from Amy Dizon. Ano po ang pinaka-favorite character na ginampanan nyo from previous projects po? Pa-shoutout po sa Dizon family. Hi, Dizon family! Shout out! Alright. Ang pinaka-favorite character na ginampanan ko sa mga previous projects ko, I think, is yung sa Mula sa Puso. Remake ng Mula sa Puso na ang kasama ko sina J.M. De Guzman, si Don Zulueta. Kung bakit ko siya favorite, dahil napakaganda nung character na binigay sa akin ng the late direct Wendy Ramas. Ang character ko there was a savior of Magda, Nanay Magda ni JM. At of course, you know, dun sa ano, parang nagkaroon kami ng konting love triangle with Ariel Rivera, and it was a beautiful role because he was a very generous character, and I like that. All right, let's move on to the next one. The next question is from Leah Repos. Paano nyo po in-overcome yung camera fright? Or tuwing take nyo na po sa scene? Ah, palagay ko ang question is kung nahihiya or natatakot, paano in-overcome? That's a nice question, no? You know, I always say, I even had a post about it, na if you are embarking on a career sa pag-arte, the first thing na tatanggalin po ninyo is yung takot or yung hiya na magkamali, no? Wala naman pong nakakatakot sa camera, eh. First of all, hindi naman yan, you know, hindi naman yan magagalit sa'yo, or hindi naman yan hindi naman yan babagsak sa'yo, or you know, there's nothing to be afraid of sa camera or sa cameraman, sa director. Ang tatanggalin mong takot is yung takot na magkamali. Because sometimes yung mga pagkakamali natin ay attributes to the character na ganoon, eh. Tao naman yan, eh. Pwede magkamali. So wag mong katakutan magkamali, kasi sometimes it even adds to the beauty of the character. Yeah. Kung paano ko na-overcome yan nung bata pa ako, when I was starting, sinabi ko lang sa sarili ko, wala akong mararating kapag nahiya ako or natakot ako. I just have to do it. Pag sinabi ng director ganito ang acting ko, ganyan ang gagawin ko. At pag mali, you know, sasabihan naman ako, and of course, pwede ko maulitin. There. Now, let's move on to the next question. I have last 4 questions. This is from Adrian Ramos. Adrian Ramos Vlog. Anong buhay mo dati bago ka nakarating sa posisyon mo ngayon, Chris? I know it's just simple question, but I think itong tanong na to ay makabuluhan upang malaman ng mga tagahanga mo kung ano ang mga pinagdaanan mo. Alright. Ano ang buhay ko dati bago ko narating? Well, aside from being a student, kasi nung nagsisimula ako mag-artista, nagsimula ako at an early age. I was 14 years old. Nag-commercial model muna ako, and then I got discovered. Tapos lumabas na ako sa TV, pero hindi ako agad nagkaroon ng mga speaking lines. As a matter of fact,
nagsimula po ako bilang extra. At hindi ko naman din sinasadya na mag-extra ako. Ganun. Hindi naman. Nagkayayaan lang. My father was a director of a TV show before. Matagal na panahon na nung 14 years old niya ako. Nabiro ako nung talent coordinator. Lumabas ka naman. Tapos ako naman bilang mapaglaro. Sige. Tapos nagkakamali-mali pa ako. Extra na nga lang. Alam mo yung parang mali yung pupuntahan, mali yung dinig sa direction, mga ganun. And then I became a bit player along the way kasi parang nakakasanayan ko na siyang gawin. At aside from that, on the side, hilig ko lang talaga. Nag voice talent pa ako sa radio, and even commercials. So merong mga commercials nung araw na dinadub ko ako yung boses or naga-announcer. And then hanggang sa dumating yung isang afternoon show sa kabilang channel, doon pinick up ako ni Kuya Germs, at after which I signed up with Regal Films, and then the rest is history. Kumbaga, I did not stop. I really liked the industry. I liked what I was doing. Ang swerte ko lang po ay nakita ko siya at an early age. You know, sometimes yung gusto nating trabaho or yung career na path na gusto natin, hindi agad dumarating sa tao eh. Sometimes it takes, you know, minsan 30 years old na yung tao bago niya nalaman na para ako sa sales, para pala ako sa showbiz. You know, sometimes matagal bago na ano. But I'm really lucky na at an early age nahanap ko siya agad. So I had a really long run dito sa industriyang ito. Okay. Next question. Medyo napahaba yung aking explanation. No? Medyo, you know, gustong-gusto ko yung topic na yan. From Iya Aragon. Chris, na-try niyo na po ba mag-TikTok? yeah. Pero hindi ako solo. Nakantsawan lang ako sa Bagong Umaga ni Heaven Peralejo to join the whole group para magsayaw with them. Yeah. I've tried twice, as a matter of fact. And funny naman. Actually, makikita nyo yan sa Instagram post ko. By the way, kung meron kayong Instagram, please do follow me. Sa Instagram, my name there is I, Chris Villanueva. There. So, then here. Next question from Danny Rob. Shout out po sa mga patuloy na sumusuporta sa inyo at sa Kapamilya Network. Ano pong message mo sa kanila? Stay safe always, Sir Chris. Thank you, Danny Rob. Nako, ang sarap naman ng mensahe mo. Ang mensahe ko para sa mga tuloy-tuloy na nagsumusuporta sa ating Kapamilya Network at sa ating mga kapamilya artists, sa lahat ng nasa kapamilya, maraming salamat po. Talaga pong hindi ko po ma-explain dahil isa po ako sa nadurog ang puso nung tayo po ay sumara. But, you know, sabi nga natin, dito natin napatunayan na, you know, you cannot put a good man down. With or without the network or the franchise, we're still standing and we're still doing good. And as a matter of fact, I think the stories and the teleseries even got better. You know, I think the network took it as a challenge to make better products. So yeah, thank you very much sa Kapamilya Network for doing this, because without you, wala kaming, kumbaga sa pintor, wala kaming canvas, wala kaming pangkulay. You know, we are just brushes. Thank you so much sa mga sumusuporta. Okay, and for the last question, Andrew Reyes. Sa lahat ng nangyayari ngayon, ano po yung pinakamasasabi nyo? Thankful pa rin po kayo. Napakarami kong ipinagpapasalamat
dahil sa dami ng nangyayari, no, with the pandemic, with all the sad things that you hear, pinagpapasalamat ko ay parang lalong tumibay ang mga pamilya, lalong tumibay ang pagmamahala ng mga taong nagmamahalan, dahil dito mo malalaman na parang hindi lang pala puro sarili ang dapat iniisip, kundi kailangan mas makaka-survive tayo itong pandemic na to kung ang iniisip natin ay ang ating mahal sa buhay more than ourselves. And then, yes, I guess that's the last question. Thank you so much sa lahat na nagpadala ng questions. I loved all your questions. I love answering. Palagi ko hindi na umabot yung iba because of the time. But anyway, mga kapamilya, samahan niyo po kaming tunghayan ng kwento ng isang anak na gagawin ng lahat, makapiling lamang ng kanyang ama, sa hashtag MMK Finding Papa. Directed by Direk Jerome Pobocan. Mapapanood ang part 1 ng MMK bukas, June 12. Kung hindi po nga kalimutan, bukas yan. At ang part 2 sa susunod na Sabado, June 19, 9 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, on YouTube at Facebook, I Want TFC and TFC at A to Z Channel 11. Makitweet sa amin ngayong Sabado gamit ang official hashtag, hashtag MMK Finding Papa. Hindi po nga kalimutan yan, makitweet po kayo sa amin para masaya. So that, that's it mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions Quarantine Edition. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN, ABS-CBN Entertainment YouTube channel, and for more updates, click the bell beside the subscribe button. Thank you so much. Keep safe always, mga kapamilya. Bye, everyone.